Sa Pilipinas. Happy birthday, dear Louis. Happy birthday to you. Later, we will go to San Vicente Municipal Hall. We will go to engineering's office to pass these requirements for electricity. Is it okay to you if I bring Koa? It's okay? Okay. We're good. Hi guys, welcome back to our channel. And for today's video, i-share ko sa inyo yung anong nangyari mo sa ano, yung during na nag-apply kami ng ESECO, yung electricity namin, tapos ano yung mga process niya. Sa ngayon, na i-impake si mama ng pang konti-konti lang. Oo, kasi hindi kaya ng power. Oo, isa lang si mama, walang katulong si mama. So, it's okay. Dalawang box na din yung ano ko, napuno ko. So, marami kasing gamit. Kaya yun, ang hirap palang makahanap ng magandang box. Oo, naghanap lang ako din sa ano, sa Shopee, mga balikbayan box. Hindi siya ganung matibay, so bumili pa ako ng duct tape niya para hindi siya bumagsak. Baka pagbuhat nila, psh, bagsak. Okay lang kasi ano, maglilipat lang kasi kami. When we go to San Vicente Municipal Hall to get the form for applying ESECO, this is one of the requirements. Kung magpapakabit kayo ng kuryente, is prepare yun lang yung house plan ninyo. Yung mga resibo nung nag-ano kayo, nag-apply kayo ng occupancy, yung sa bahay nyo, yung building permit nyo. Oo, yung mga resibo, itago nyo lang yun kasi magagamit nyo rin yun kung mag-apply kayo ng ano, yung sa Bureau of Fire. Meron kasi silang resibo na dapat kunin. Kailangan nila yun. So, ito yung mga requirement. House plan ng bahay ninyo. Picture ng bahay ninyo. Back, front, side to side. Tapos, i-print nyo yun. Tapos, yung form ng kukunin nyo is, dun kayo kukuha ng form para mag-apply ng kuryente sa engineering's office. So, bibigyan kayo ng form doon. At i-fill up ninyo yun. Tapos, together with these engineers, yung mga engineers na gumawa ng plano ng bahay ninyo yun sa electrical, plumbing, tapos sanitary, dapat pirmahan din nila yun. Tapos, once it's all done, proceed kayo sa Bureau of
Fire. You have to create an account and to pay a small amount lang naman din siya. Hindi siya ano. Mga yung nabayaran namin is 800 pesos lang ata. Yun nga lang, pabalik-balik kami. Oo. Hindi naman siya sa isang araw na lakad namin. Daldala ko pa din si Koa noon. Kasi wala kasing magbabantay kay Koa. So, daldala ko siya kahit mainit. Super, super behave ni Koa. Tapos hindi umiiyak. Tapos, yung ano lang, kasi yung anak mo, yung nakakawala ng stress kasi kapag tinitingnan yung anak mo, humility siya o kahit ano naman, yung mga taong stress na pero yung anak mo nakangiti lang tapos ikaw din napapangiti ka din. Yun, after sa Bureau of Fire na complete na din namin yung kailangan nila tapos ready for inspection. Yun, nakatanggap kami ng tawag from them that they're gonna be inspect sa bahay. And then yun, mga officer ng Bureau of Fire, pumunta sila sa bahay. Tinignan yung mga requirements ulit namin. Ano sila, nag-check sila ng yung main breaker, lahat-lahat ng mga ano, check nila yung mga lights, mga breaker. Yun, ano lang, madali lang naman siya. Hindi naman siya nakakakaba din. baka ma-deny. Kuha namin yung certificate namin. Yung certificate na na-inspection na nila sa Bureau of Fire. Tapos walang problema. Tapos yun, afternoon, bumalik kami sa Municipal Hall. And then, ginawan kami ng occupancy permit. Certificate din. Isa sa Bureau of Fire, isa din sa municipal, sa engineering's office. The next step is we went to ESECO for the seminar. As usual, daldala ko na rin si Koa. Ano lang kami sa labas kasi yung seminar nila is 9 to 10 ata. Yun, Filipino time. So, ganun. Nag-antay kami ng isa pang oras. Baka nag-start na siguro kami noon 11 a.m. Oo, Filipino time. Mas okay naman kasi yung anak ko, mas mabait naman. Palagi naman siyang nakangiti. Nag-o-observe sa mga nakikita niya. I thought that there's a lot of people for the seminar. But it seems like tatlo lang kami. Oo, tatlo lang kami. Tapos after that, pumunta kami sa office nila, dun sa harapan. Tapos noon, pinasa namin yung mga requirements. Ito yung mga occupancy permit, house plan, picture, lahat-lahat. From Municipal Hall to Bureau of Fire to ESECO. So, yun, sabi nila na antay lang daw kami for inspection. Sabi naman na dito it's a 1 month. Oo, pero hindi daw aabot din ng 1 month magkaka-quarantine na din. After that, I receive a call that this is from ESECO. We will come to your house. We will do the inspection. Ito naman siya is yung ESECO naman yung mag-i-inspection sa bahay niyo. Yung mga meter, yung mga breaker, ganun din. Yung mga wire, yung mga wire line nyo, kung gano'ng kalayo. Tapos afternoon inspection nila is okay naman na walang problema. So, ito lang, yung magkahantay ka talaga ng ilang days. So, ayun, after that, tinawagan na naman kami. This is the final that they're gonna install the power para magka-ilaw na. Tapos yun, after na akala namin is morning sila kasi yun yung sabi, morning daw. Tapos may abiria, there's a problem. But so we have to wait another hours. So talaga, life is full of surprises. So can't like din natin maavoid yan. There is a problem. Me and Cole, we need to go back to the house here sa apartment kasi that time na yun is sobrang init. Got a call that, ma'am, I think it's almost 5 p.m. or 5 p.m. na sila tumawag sa akin.
na ma'am, nandito na kami sa bahay niyo, mag-i-install na kami ng ano niyo, ng kuryente ninyo. Tapos noon, get a call of one of my friends here, kuya, ano, pasundo kami. Oo, yung tricycle driver namin na kaibigan na din namin na suki na namin, nagsiservice siya ng ano, ng rides. Yung bakasin lang kami dito, siya yung pagkat natawag namin. Oo, kuya, nandito kami sa ano, sa Ilocos, no, pick up niyo po kami. Yun, hanggang ngayon nga na nagkapamilya na dito, siya pa rin yung ano namin, yung driver namin, yung tricycle driver, ang bait-bait ni kuya. Hindi ka mabuboard sa kanya. Tapos yun, pumunta kami sa Pudok. Tapos, they started to install the line. Gusto kasi ni, ano, gusto kasi namin din na malinis yung pagka, ano, kabit ng wires. Kasi napapansin namin dito is mostly yung mga wires is nakaganon lang siya. Oo. Parang, tapos yung mga wire naman din, hindi lang naman dito sa Ilocos, pati lang din naman din sa ibang lugar. Sa amin din, meron din sa city, dun sa Cebu. Dun din, yung mga wires din nagkumpulan. Oo. Yan din. So, what we did is, we make a poles together with our fence. Tinusok namin doon para yung foundation niya is matibay. Yung kapitbahay namin doon is na may kuryente na sila. Pinatap namin sila sa poles namin. Para namang wala na silang gasto. Oo, yung sa ano lang, yung sa wire na lang sila. Hindi na sila bibili ng yung mga materials, yung pang poste. So, dun na lang. Na, tulong-tulong na lang. Oo, kasi kapitbahay naman. Oo, para magkakuryente tayong lahat. Itong dalawang poles na to is sa kapitbahay din namin, kaibigan din namin. Temporary poles lang po ito. Di pa sila nagpapatayo ng bahay. So, temporary lang po yan. Pero sa ilalim po niya ng ano, ng poles na yan is nakasemento naman po. Oo, ano yung plano ng may-ari po? Baka yun din yung gawin nila. Katulad sa fence namin na ano lang para makasave sila. Yun, tapos na sila. 233, sir, voltage. Okay, so this is off right now. Oh, you can on it. Okay. So now we're live. Yeah. Okay. Wow, that's awesome. That's good. Do we have power now? We have power. Really? Sir, thank you talaga, sir. Thank you so much, sir. Huwag naglaba, nagluluto. Huwag nagluluto, alaga ng bata. Yun lang talaga. Oo. Ang mahirap maging nanay. Pero, worth it. Lalo lang kapag yung mag-ama mo, nakikita mo, ano, naglalaro, mawala lahat ng pagod. So, thank you guys. We're still watching us. We're still nag-aantay sa mga videos namin, sa mga update namin. See you next one. Bye! Activity happening. Come on, Luna. Luna, okay? Luna is here. Papa Dom. Okay.
Because I wanted you to have the experience. You crawl with this new protective head here. I sent a picture of my sister. She said, kanta tayo ng happy birthday. Pagdating niya. Stop. Sit. Sorry. I didn't mean to get you in trouble. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And he's bringing us the gifts? Oh my goodness. Wow.